Guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. Kumusta tayo? Kumusta tayo lahat dyan? Guys, ganito ko magputo lang si Tao. Tao dito, cornetted. Tinatakpan niya, pinapantay. Tapos, para mabilis, kumus. Takpan ulit ang bila. Huwag kayo manghinayang kung merong medyo mahaba-haba. Dahil importante, mabilis ang trabaho. Dahil, siyempre, dito, trabaho. Ito ang luluto, ganyan, ginagawa ko, ang bilis. Kahit isang balot na sitaw. Madali siya. Yan o. Dahil pag iisa-isahin natin yan, abutin tayo ng siyam-siyam dyan. Siguraduhin nyo lang, nawalang bulok ng sitaw. Ilang mahaba-haba ko. Pero ilang. Halos pa na yung maliit din. Ang bilis natin pinarabaho nito. Ang dami. Saglit lang. Minuto lang. O yan lang kanya naalis o. Meron mga mahaba-haba. Kunti. Kunti-kunti lang ito mahaba-haba. Pero kunti lang. Huwag tayong manghinayang. Mahaba-haba kunti. Pero dapat kung makapapit sa ating ano. Sa ating manager. Hindi naman tayo bumibili. At para hindi masayang yung ating pagkalagaan na sitaw, gagat natin ito, doon din natin lalagat para may lasa na. Alam nyo naman, ang trabaho, di po siya kaya, lalo pa ikaw iluluto, kinakailangan, pag-aaralan mo ang mga diskarte, kung paano hindi kakapusin sa oras. Pag hindi mo alam ang diskarte, lagi kang hagad sa oras dahil tapos ang oras mo. Magluluto ka pa. Tulad yan, katatapos ko lang mabinis ang bahay. Ako na baka mag-isip. Ako na nag-isip kung gagawin kong patay, papakain. Minsan, sinasabi nila kailang gusto. Minsan naman, ako na nakusunod kung gusto kong luto. Minsan naman, sinatamang ko sa kanila kung kailang gusto. At yun ang gagawin ko. Tulad ito. Bukasan na natin at papakalutong sitaw at ang aalisin yung sitaw, ito na natin papalit tulad dito guys. So ito Polo, ang gaya ko sana iluluto ko ng may limone at buro at kaunting parina. Ngayon kalahating oras na lang at kakain na sila dahil ang dami kong ginawa. Hindi ko nagagawin yung ganun, lalagyan ko lang ng asin yan at gigrill na kaunti para mabilis. Dahil kapusta tayo sa oras. Pagka-grill, ihaw lang, konting ihaw na konti. Tapos na, lalagyan mo lang na konting asin. Tulad ito, pag ito'y malambot na, hahanguin natin. At susunod natin yung ating kabulpiore. 2 minutes pa. Naka-ready na rin to. Ang ating kabulpiore. Tapos ito naman, sa itaas natin iihaw. Dahil ito bago iihaw, pag yung sila ay nasa lamesa na. At kinakailangan mailagay natin sa lamesa na mainit. Basta lang iihaw sa padela ng konting oras. Bawat kabyak nito siguro mga 1 minute lang. Dahil manipis. Tapos ilalagay mo sa pinggan. Sila na ang bahalang magpiga ng limone. O lagyan nila ng olyo. Sila na nag-alagay. Basta importante, maihaw mo lang to. Kaya hindi ko nagagawin yung isang gagawin ko na dapat ating iluluto sa buro. At kaunting parina. At lalagyan natin ng kaunting norcube. Ngayon, wala tayong oras, kaya ganun na lang gagawin natin.
Ganyan na lang yan. Nadalhin ko sa taas ng ganyan. Kaya kinakailangan alam ang diskarte, diskarte kung paano gagawin para hindi kaposin sa oras. Alam nyo ba guys, araw-araw ganito ang trabaho dito. Maglinis ang bahay, magluto, maghayin, magligpit. Araw-araw. Tapos ito yung kanilang primo. Madali lang naman to. 2 minutes lang itong kulo ng tubig. Tapos lalagyan mo ng buro. Ito ang kanilang primo. Mabilis. Sa taas ko na rin gagawin dahil ito ko na kailangan pag andyan na sila at kakain na, saka mo ilalaga at lalagyan ng buro. Dahil ito ko na kailangan mainit din. Hirap ng ating trabaho. Pantalas tayo. Ito, nakahanda na sana yung aking parina at saka buro. Hindi natin pwedeng gawin dahil 12:30 na. Kaya alaw na kakain. Pag ganun ang ginawa natin, hindi tayo aabot. Kaya sa totoo lang guys, kinakailangan alam nyo kung paano kayo gagawa ng paraan. Pero kung may sinabi sila na yun ang kanilang gustong kainin, na ganun luto, talagang susundin mo yun. Titigil ka ng paglilinis ng bahay at para magawa mo yung kanilang gusto. Ngayon, ako naman ang mahusunod. Dahil bahala na rin ako kung anong gusto ko iluto. Kaya ako ang dumidiskarte. Tulad ito guys, malambot na. Hanguin natin. Didrain natin yung kanyang tubig dito. Wala ka na kailangan to, hindi basa. Kinakain nila ng ganyan yan. Kinakain nila ng ganyan na lang. Hindi natin tatapon yung tubig, yung sabaw, dahil ito may lasa na. Dito natin luluto yung ating kabulpiore. Ito, pag kumulo, umumpisa siya ng kulo. 3 minutes lang, malambot na yan. Ito, sabay, taas ko na ito, iihaw. Ayun ito, nakatiktik na yung ano niya. Lalagyan natin sa ating lagayan. Yan, yan yung kinakain nila ng ganyan. Pag inilagay nila sa kanilang plato, lalagyan lang nila ng oliba. Yan guys, malambot ang ating kabulpiore. Ating sasalain na to dahil walang tayong luluto dito. Tatapon na natin sa baw. Abo. Tapos lalagay din natin dito. Guys, pagka wala na tayong oras, magluto na kanila kakainin. Simpleng-simple na lang ang ginagawa natin. Puro laga-laga lang. Laga lang yan. Laga lang yan. Tapos yung ating pasta, yung ravioli na pagtalaga, lalagyan lang natin ng buro. Tulad ito, iiwanan natin yan. Ano ba yung hapon natin gagawin yan? Dahil dadalhin natin sa taas to. At doon tayo mag-iihaw ng manok. Guys, so kakukuluan lang natin yan ng 3 minutes. Yan
na sinasabi ko, mag-iihaw lang tayo ng manok dyan mamaya. Pero mainit na yan. Guys, ito yung ravioli. Sinala natin. Tapos, tutunaw tayo ng buro dito. Yan. Talagay natin dito. Yan, tapos na. Ganyan na yan. Okay na. Okay, prepare na lang tayo ng prutas. Ganito guys, kahirap pa kayong kakain na. Dito ka makakaramdam ng pagod. Dahil pandalas ko na ito, iihaw. Papainit ka ng gulay dahil kinakailangan mainit. Tulad ito, nagkainit tayo. Aray ko, Mamma Mia. Tapos sabayan natin ang pag-iihaw. Guys, araw-araw ganito. Kaya guys, sa totoo lang, hindi biro. Talagang napakahirap. Napakahirap ang trabaho ng isang OFW. Yan, ganyan lang yan. Ihaw natin. Mabilis lang yan. Kumakain na sila, kinakain nila yung primo. Yan o, umuusok, kinakailan, umuusok. Tapos binatira pa kagabing pasta na niluto ko doon sa ako. Eh, masarap daw, binatira kagabi. Init ko lang, kailan kakainin. Masarapan. Dahil dito, kumain yung kanyang kaibigan kagabi. Ayos, nakakalimutan ko na to. Mga 1 minute lang yan, luto na yan, kabiyak. Guys, oh, naka-ready na ang prutas. Habang kumakain sila, nagre-ready ako ng mga susunod. Wala dyan, oh, nakaihaw na ako. Pero hindi natin luluto ito lahat dahil hindi kayang ubusin. Siguro tama na to. Manipis ang karne,
1 minute lang, pero pag medyo makapal, umaabot siya ng 2 minutes makabiyak. Wala dito, makapal. So manipis. Pero yung sinasabi kong 1 minute, yun na ito. Yung antimano, mainit na to. Ating ihawan. Kinakailangan na sa malakas na apoy para mag-brown na konti yung ibabaw para magandang kulay. Pag mahina ang apoy, maluluto siya ng walang kulay para hindi umihaw. Yan, ganyan no? Yan guys, tama na siguro ito dahil tatatlo sila para hindi maubos. Diba? Ang dali. Ayun guys, sa wakas nakakompleto na tayo. Nakahayin ang lahat, bahala na sila doon. Talagang ano, nakakapagod pagka kakain na dahil pantala siya ng paa. Ito mamaya. Ngayon maglilinis naman tayo ng ating pinaglutuan. Kita nyo guys, ang katulong dito sa Italia. Sarap ang buhay nila. Kain na sila ng kainan. Ikaw trabaho ng trabaho. Ganun talaga ang buhay. O, ito na tira. Ito naman para mamayang gabi. Iba naman ang gagawin kong luto. Okay guys, hanggang dito na lamang. Pinakita ko sa inyo lahat ang aking ginagawa araw-araw. Ito, tanghali lang. Mamayang gabi, ganun ulit. Ganun ulit ang gagawin. Luto ulit, hayin, lahat-lahat. Araw-araw, ganun. Okay. Maraming salamat sa mga nanonood at maraming salamat sa mga subaybay na aking mga niya-upload video. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless us all. Bye-bye.